kanya-kanyang pagpapainit. Ganyan ang labanan sa ating swimwear competition. Triple tie sina Dance, Mark, Jason at Aldous sa swimwear competition. Mula sa Final 5, pipili tayo ng top 3. Abangan kung sino-sino sila. This is Mr. Fu at ito ang ating original male pageant reality show. Ito ang Mr. WTFU. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bago tayo magkatangganan, eto muna ang ating fourth Q&A. Sa Q&A round na ito, dalawang katanungan ang paghahatian ng ating Final 5. For me, dahil bago na yung ating century ngayon at saka medyo legal na yung mga nangyayari sa mga same-sex na mga relationship, ganun din sa mga ibang bansa na nagiging legal na yung mga same-sex marriage, same-sex partners, siguro it's time na para i-elaborate natin yung mga nangyayari dito sa Pilipinas, most especially yung ganitong katangian na same-sex marriage. Kailangan natin na sundin kung ano yung nararamdaman ng mga puso natin at isigaw natin sa mundo kung ano yung mga nararamdaman ng bawat isa. Q&A number 4. Dance, I give you a 3. Ayan, so hindi ko narinig yung gusto kong marinig na sagot. Ayan, so parang yung gusto kong yung gusto kong sagot, hindi mo na ibigay sa akin. Ayan. Para hindi mo masyadong na-touch yung puso ko. Ah, oo. Oh. May dumating dyan. Oo. Oh, oh. Ako, 3. Hindi ako convinced sa sagot. Ako, 4. Ayan. Ako, 3. Cadence, 4 ako. Ako, 3. Sa totoo lang po, oo. Mapayag po ako nun. Kasi minsan nangangailangan din po ako na hindi ko na ipoprovide sa sarili ko. Kaya kailangan ko din minsan ng sponsor. Mark Jason, I give you a 3. 3.5. Ako, 4. Siyempre, kahit sino naman papayag magpa-sponsor. Actually, na-sponsoran namin ng isang body, which is yung basketball team namin dati. And okay naman yung output because we are undefeated. In-erase lang namin yung liga. And yes, sumikat yung business ng body. And I like that. Gusto ko yun. Gusto ko yung yung nagtatagumpay yung business ng body. Lance, I give you a 4. Ayan, so I like the concept na yung give and take, ayan, yung pananaw niya pagdating sa sponsorship, as you said. Ayan, so gustong-gusto ko yung pagkasabi mo yan. At least may ganung way of thinking ka pagdating sa sponsorship. So, ang nice na. Swerte ng buddy. Buong basketball team na sponsor. Baka barangay ka. Actually. Ano score mo sa kanya? 3. Hindi ako missing. Bakit? Ako, parang may... Wala akong ma-feel doon sa sagot niya. Parang feeling ko ikaw yung barangay chairman. Ito naman, tinatago ko. Bro, na-brota pa dito. Oh. Ako, score ko sa kanya, 3.5. Hindi ko maramdaman yung sagot niya. Parang labas sa ilong. Yun lang. Well, that's a very pretty question and thank you for that. Personally po, I really support the LGBTQ community and
para sa akin po, noon po, siguro hindi ako sumasang-ayon na ipasa ang same-sex marriage. Pero ngayon po, nakikita ko rin po na tao naman din po kasi sila. Tao tayong lahat. And ang pagmamahal po kasi ang nagbubuklod sa bawat tao. And I believe that marriage is sacred. Kaya naniniwala po ako na at sinusuportahan ko po ang pagpapasa sa same-sex marriage kasi ang dalawang taong nagmamahalan, deserve po nila ang may kasal. Aldos, I give you a 5. Ayan, so gusto ko yung sinabi mo. Ayan, so siguro noon, sinabi mo nga yung mga way back ganyan. So masyadong hindi pa ma-open-minded yung mga tao. But nung sinabi mo is parang love is love. Ayan. And ano yung karapat dapat din ikasal yung mga nagmamahalan. Agree ako doon. Agree kayo. Kaya binibiyang kita ng 5 points. Anong sagot mo? Anong point mo doon sa sagot mo? 3.5. Ako 3.5 na din. Para sa depende po kasi nasa decision naman po ni ano sa akin po okay lang kasi nasa sa kanila po ang decision nun. Zion, I give you 3. Ayan, parang alam mo yun, parang hindi ka sure sa sagot mo kaya medyo nakukulangan din ako. Oo naman, mukhang pa-chups kay Chani. Totoo ba? 4.5 siya. Ramdam ko, parang ranas na ranas siya sa buhay. Parang 80% ng buhay niya, karana siya ng ganyan. Ako ano, 3.5. Yun na. Si Aldous ang top scorer sa 4th Q&A. Siya rin ang nanguna sa ating 3rd Q&A. Mukhang safe na siya sa tanggalan. Pero, sino tong dalawang contestants na magpapaalam na? Oras na para makilala ang ating top 3. Dahil umpisa pa lang ay nangunguna na siya sa laban, hindi pwedeng mawala sa top 3 si Dance, ang ating hot OFW contestant. Ang susunod na makakapwesto sa top 3 ay walang iba kundi ang ating top scorer pagdating sa Q&A, si Aldous, ang ating maskuladong marino mula sa Paranaque. Isa na lang ang pwede pang magkapwesto. Sino kaya kina Lance, Mark, Jason at Zion ang may chance maging grand winner? Unahin nating tawagin ang isa sa mga hindi na makakausad pa. Zion, una kang na-eliminate pero nabigyan ka ng chance makasama sa final elimination. Pero sa oras na ito, tuluyang ka nang mawawala ng chance na makamit ang grand title. We're down to Lance and Mark Jason. Si Lance ay minsan na naging top scorer sa Intimate Wear Challenge. Si Mark Jason naman, highest scorer sa jeans competition. Pero isa lang sa kanila ang pwedeng makapasok sa final round. At ito ay walang iba kundi si Mark Jason. Maraming salamat Lance at Zion, hindi man kayo pinalad sa kompetisyong ito, hangad namin na maabutin nyo ang inyong mga pangarap. Sino kina Dance, Aldous at Mark Jason ang mag-uuwi ng titulo? Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga Wild at Guafu
WTFU!